Hey guys, welcome again on my channel. For today's video, as you can see sa title ng video na to, dito i-share ko sa inyo yung mga talagang products na nakatulong sa akin to lighten up or para makuha ko yung ganitong skin tone na meron ako ngayon. And at the same time, i-share ko rin sa inyo yung mga common mistake na nagagawa natin, lalo na ako, yung mga ginawa ko before, kung bakit hindi nag-work sa akin before, and at the same time, yung mga dapat nyong iwasan, lalong-lalo na pag gumagamit kayo ng mga whitening products. So bago ako mag-start sa video na to, gusto ko lang po magpasintabi diyan sa mga taong nanonood man nitong video na to at hindi naman sa against pero hindi kayo interesado sa mga ganitong topic na whitening products or pagpapaputi ng skin. So please skip this video. Marami pa po akong beauty tips and content diyan na baka magustuhan ninyo at matuwa po kayo din sa mga videos na yun. So mag-start muna tayo sa history ko. Yes, history guys. Huwag niyo i-skip tong part na to kasi hindi sa pinapahaba ko tong video na to. Pero gusto ko kasing malaman ninyo kung ano talaga yung pinaka-background ko, kung ano talaga yung mga naging experience ko while using whitening products. And at the same time, baka nagagawa ninyo yung mga mistake na nagawa ko before, kung bakit hindi nagiging effective sa akin before yung mga whitening products na ginagamit ko out in the market. Bago pa lang ako mag-start sa pag-YouTube, most commonly asked question na sa akin, ano yung mga ginagamit kong whitening soap, sabon, lotion, kung paano ko nakuha yung ganitong skin tone ko. Especially yung mga nagtatanong sa akin is yung mga nakakakilala talaga sa akin nung bata pa ako. So ang totoo ko pong skin tone is morena po talaga ako. So ito yung mga pictures ko, ilalagay ko dito, yung mga pictures ko ng pagiging morena ko way back nung bata pa ako, bata-bata pa ako at dalaga pa ako. So yan na lang ang reason kung bakit yung ibang tao na biglang nakakakita sa akin na usually nakilala nila ako nung bata ko and nakita na lang nila ko ulit nung matanda na ako or nagkaedad na ako is nagugulat talaga sila sa naging transformation ko. Kasi talagang ang tawag sa akin before is nugnog, atak-tak dito sa Pangasinan, which is atak-tak is yung nasunog, ganon, negra, ganon yung mga tawag sa akin nung bata ako. So sa 10 tao siguro na makakapansin sa akin nung bata ako, sa 10 tao na yon, 8 doon ang kukutsain ako sa pagiging morena ko. Kasi way back before nung bata ako, hindi pa ganito ka-open yung mind ng mga tao sa pagiging morena. Kahit pa natural sa pagiging Pinoy ang pagiging morena and sa mga foreigners, gustong-gusto nila yung skin tone na meron tayo. Pero aminin na natin, hindi lahat ng Pilipino maganda ang tingin pag morena ka. Before, yes, before nung bata ko. Hindi maiwasan na maikumpara ako. Doon tumatak sa utak ko noon na ang pangit ko pala, parang yun yung tumatak sa utak ko na ang pangit ng skin ko, ang pangit ko dahil yun yung usually naririnig ko na sinasabi sa akin sa pagiging morena ko. So hindi ko sinasabi na hindi ko mahal or hindi ako proud sa pagiging morena ko. Hindi ko gusto yung pagiging morena ko or siguro ito na lang yung pinili kong gawin para sa sarili ko para mag-gain ko ulit yung confidence na nawala sa akin way back before na ganun yung naging sitwasyon ko, ganun yung mga naranasan ko from other people. Nag-start ako na gumamit ng whitening products siguro high school days ko pa. High school days, ang una kong ginamit na sabon is Likas Papaya. Yes guys, Likas Papaya that time. Kaway-kaway po dyan sa mga gumamit at nakagamit at nakakakilala sa Likas Papaya. Yun yung isang popular whitening soap out in the market way back before. Hindi totally nakakaputi sa akin yung Likas Papaya pero na-lighten up niya yung skin tone ko. Pero hindi ko masasabi na napaputi niya ako kasi pag may nakakakita sa akin, hindi naman ako sinasabihan na maputi or pumuti ka. So, alam ko na hindi ako pumuti. So, pagdating ng college days ko, doon ko na nakilala ang kojic acid soap, which is this one. So, itong sabon na to ang nakapagpabago talaga ng skin tone ko. At alam ko marami nang nagsasabi ng mga vloggers na ito talaga yung whitening soap nila, which is true. Pero, pag tinatanong nila ako kung ano yung ginagamit kong pampaputi, ano yung sabon ko, ano yung lotion ko, at pag sinabi ko sa kanila na ito yung ginagamit ko, ayaw nilang maniwala kasi sinasabi nila, ginamit ko na yan pero tignan mo yung skin ko, ginamit ko na yan, hindi naman ako pumuti, ginamit ko naman yan pero mas lalo kong umitim. Baka kasi mali yung paggamit mo. Yun yung lagi kong sinasabi. Paano mali? Eh, di ba isinasabon mo lang siya? Totoong nakakaputi ang kojic acid soap, guys. Walang keme, pero malakas din talaga siyang makapagpaitim. Bakit? And paano? So ito yan guys, malakas siyang magpaputi. So pag napapaputi tayo ng mga whitening products like soaps, napapanipis niya yung upper layer ng skin natin. Then at the same time kasi, yung mga active whitening ingredients, nag-i-stick yan sa skin mo. So talagang pinapaputi ka niya. Kung nakikita niyo ako in person, makikita ninyo na lagi ako nagsusuot
ng mga long sleeve, lagi ako naka-jacket, lagi ako naka-sweater. Hindi nyo ako makikitang nakaganito minsan sa labas, or lalo na pag tirikang araw, hindi nyo ako makikitang naka-sleeveless. Kasi yan yung naging mistake ko before. Akala ko kasi, at akala ng ibang tao, pag gumagamit sila ng whitening product, yun na yun, mapapaputi na sila. Hindi alam ng iba, at hindi ko rin alam before, na kailangan pala pinroprotektahan mo rin yung skin mo from sun exposure while using whitening products. At the same time, meron kasi mga active whitening ingredients to, na once na nainitan, naarawan, pwede silang masunog or madamage sa mismong skin natin. Na ang nagiging cause is mas umiitim ka, or dahil sa mga product na to. So yun yung pinakaunang common mistake na nagawa ko at nagagawa ng ibang tao. Check nyo rin guys, kasi baka yun din yung nagagawa ninyo sa sarili ninyo kung bakit nagiging matagal or hindi nagiging effective sa inyo yung whitening process ng mga product na to sa skin ninyo or sa body ninyo. Ito pa yung isang product na gusto kong i-share sa inyo na talaga naman nakapagpaputi sa akin, and at the same time nakapag-improve siya ng texture ng skin ko. So ito po yung product na yun. Ewan ko, Abone. Ewan ko kung paano to i-pronounce, pero alam ko, nakikita nyo na to sa ibang beauty vloggers. Totoong-totoo na nakakapagpaputi po ito. Kasi, importante na nag-i-scrub pa rin tayo ng skin natin while using whitening products. Yes, nakakadry ng skin ng mga whitening products like soap na kojic acid. So, ang ginagawa kasi nito is dinadry out niya yung skin mo para mas madaling magbakbak or matanggal yung mga dead skin or first layer ng skin mo. Mailabas niya yung new layer of skin mo. So, yun yung nagiging tulong nito guys. So, ang naging mistake ko naman sa paggamit ng scrub ko before, sa sobrang excited ko na pumuti ako agad, makita ko agad yung result sa akin, halos everyday ako kung mag-scrub ng skin ko, to the point na kahit ang hapdi na, iniisip ko, hindi, tiis ganda to. Pero hindi eh. Mas madalas yung friction sa skin mo, and at the same time, yung pag-i-scrub mo sa skin mo, mas nakakapag-cause siya ng darkening sa skin mo. Nung napansin ko na parang may mali. Kasi sinasabi nila nakakapaputi, bakit ako hindi ako pumuputi? So, yun yung ginawa ko. Hanggang sa nung parang feeling ko naman soft na yung skin ko. So, naging okay ako dun. And, mafe-feel nyo naman eh kung na-scrub ng maayos na yung skin ninyo, pagpahingahin nyo rin yung skin ninyo. Hanggang sa ang ginawa ko na lang is once a week na lang siya. Or twice a week, depende siguro kung nag-workout ako, nagpapapawis ako, or pawisin ako, mas madali yung production or build up ng dead skin ko. So, 2 times a week ako kung mag-scrub. So, yun yung isang mistake ng ibang gumagamit ng mga body scrub out in the market. Too much scrubbing. Too much exfoliating sila sa sobrang excited nilang makita yung results sa skin nila. So, next naman na gusto kong i-share sa inyo is yung mga lotions na ginamit ko para maprotektahan and mag-boost pa yung naibibigay na puti sa akin ng sabon and scrub na ginagamit ko. So, ang mga lotion kasi napaka-importante niyan to moisturize our skin at the same time para ma-restore niya yung balance ng moisture sa skin natin. So, ang una kong ginamit way back before nung nag-i-start akong magpaputi at nagustuhan ko siya is yung Nivea Serum. So, wala akong stock nun guys ngayon kasi naubos ko na siya, and at the same time may bago akong ginagamit na product ngayon. Isa yun sa mga nakakitaan ko talaga ng improvement sa skin ko nung nag-i-start pa akong mag-whitening. Next naman na isang nagustuhan ko is this GT. Yan. So ito guys, may review ko about this lotion, kung bakit ko siya nagustuhan, and at the same time, bakit nasa favorite items ko itong GT Cosmetic Lotion. So check it out guys, ilalagay ko yung link down below and at the same time siguro dito sa taas para makita ninyo yung review ko about this product. So ang maganda kasi dito at nagustuhan ko dito is very affordable siya guys. 400 ml na siya. 400 ml, pang matagalan mo na siyang magagamit. Whitening lotion din siya, and at the same time, may SPF protection siya. Next naman na isa pang nagustuhan kong lotion na ginagamit ko ngayon is this one. So, Fresh Skin Lab, meron din po akong review about this product. So, ito, wala naman ako nakakitaan totally talaga na as in yung sobra niya ako napaputi. Ito kasi kahit paano, namo-moisturize niya yung skin ko. Alam mo yung kahit na dry yung skin mo paglabas mo ng banyo, pero once na naglagay ka nito, parang nare-restore niya ulit yung balance ng moisture ng skin ko. Dapat pinoprotektahan at naaalagaan niyo pa rin yung moisture ng skin niyo while using whitening products. Next but not the least ng mga product na gusto kong i-share sa inyo is sunblock guys. Napaka-importante na gumamit tayo ng sunblock kahit pa hindi ka nagpapaputi. Kung ang gusto mo lang is yung healthy glowing skin, napaka-importante na gumagamit tayo
ng sunblock. So ito, sinasabi ng iba, pag gumamit ka ng sunblock, hindi ka naiitim. Hindi po ganon ang ginagawa ng sunblock. So, hindi ibig sabihin na nagsasunblock ka, hindi ka naiitim. Pwede ka pa rin umitim kasi ang nagawa ng sunblock sa skin natin, pinaprotektahan lang niya yung skin natin from UVA and UVB damage. Kaya naman, hindi ibig sabihin na nakasunblock ka, hindi mo na proprotektahan yung skin mo. Hindi ka na magpapayong, hindi ka na mag-sweater or mag-jacket at nagbibilad ka lang sa araw. Napaka-importante pa rin na gumagamit tayo ng sunblock, lalo na pag lumalabas tayo ng bahay. So ako ngayon, hindi ako makalabas ng bahay nang wala talaga akong sunblock. And at the same time, ako noon hindi ko sineseryoso ang paggamit ng sunblock. Pero thankful na lang ako na talagang pinush ko yung sarili ko na gumamit ng sunblock. And nakikita ko yung result niya. Mas lalo na ngayon tumatanda ko or nagkakaedad ako, mas nakikita ko yung difference ng skin ko. So dalawa yung gustong-gusto kong sunblock na ginagamit ko ngayon. Itong isa is yung Bioré. Yan. So ito, gustong-gusto ko siyang gamitin. Ilang sa body ko, pero kahit sa mukha ko, gustong-gusto ko siyang gamitin. Ang maganda kasi dito is may vitamin C siya and hyaluronic acid. Yung mga ingredients na yun is nakakatulong din siya sa pagpapaganda ng skin mo and at the same time, sa moisture and texture na pwede niyang maibigay sa skin mo. Hindi lang siya basta sunblock lang. Next naman na nagustuhan kong whitening sunblock is this from GT pa rin, which is a carrot lotion. Ang hindi lang maganda kasi dito, pag morena ka pa, or morena pa yung skin mo, may white cast siya. So, medyo parang namumuti siyang tignan para sa mga morena skin. So, yun guys, yung mga whitening products na ginagamit ko out in the market. At ito yung mga product na tingin ko sa dami ng ginamit ko, sa dami ng tinest out ko. Ito talaga yung mga products na may mga nakita talaga akong changes sa appearance ng skin ko. So, for me, lahat ng whitening products out in the market is effective naman talaga siyang makapagpaputi. Nasa sayo na lang talaga na gumagamit kung paano mo tutulungan yung mga whitening products na yan para mag-work sa skin mo. May mga nagsasabi, di ba pag naaarawan ka, uy, sayang yung gluta, uy, sayang yung kojic. Totoo po yun. Kasi kung hindi mo aalagaan yung skin mo, talagang mangingitim ka lang. So kung ayaw mo yung nagsasunblock ka, ayaw mo yung naglo-long sleeve ka, ayaw mo yung nagpapayong ka, at go ka pa rin na nagbibilad sa araw, pero gumagamit ka ng whitening products, please, i-stop nyo na po. Huwag na lang po kayong gumamit ng mga whitening products kasi nakaka-damage lang siya talaga sa skin mo. Isa pa pong dapat nyong tandaan pag gumagamit kayo ng mga whitening products like yung mga papahid-pahid lang, sabon, lotions, scrub, dapat malaman ninyo at maunawaan ninyo na hindi instant yung pagpapaputi na magagawa nito sa skin ninyo. It takes time, guys. Ako, it takes years bago ko talaga makita, marinig sa ibang tao na pumuti ako. Huwag kayong atat. Kahit na gumamit pa kayo ng mga gluta drip, mga glutathione na tinitake, ini-intake, it takes time pa rin. Dapat maging pasensyoso kayo, patience, habaan nyo yung pasensya ninyo para makita ninyo talaga yung changes and yung whitening results sa skin ninyo. Isa pang may advice ko sa inyo is while using whitening products, maging alerto din kayo sa mga nagiging changes sa skin ninyo. Kung napapansin ninyo na nagkakaroon na kayo ng mga irritations, nagkakaroon na kayo ng mga rashes or whatsoever na skin condition or problem sa skin ninyo, please i-stop nyo na. Huwag kayo yung tipo ng tao na hindi maganda yung naging result kay ganito, bakit ganito. So itutuloy-tuloy ko to, baka kasi ganito ganyan. So huwag. Kung alam ninyong may mali, i-stop nyo na siya. Huwag nyong ipilit na mag-work sa inyo yung isang product kasi magkakaiba pa rin tayo ng skin type, kakaiba pa rin tayo ng pwedeng maging reaction sa skin natin. Gusto ko rin ipaalala sa inyo na once na gumamit kayo ng whitening products at gusto nyo talaga na pumuti kayo, ready ninyo yung budget nyo. Yes, i-ready nyo yung budget nyo, lalo na kung katulad ko kayo na morena skin at kumakapit lang talaga tayo sa mga papahid-pahid, wala naman tayo enough budget talaga para sa mga gluta na capsules. Lifetime maintenance yan, hanggat gusto mo na maputi ka, pagkakagastusan mo talaga ang skin mo. Kung ayaw mong masayang lahat ng mga skincare and whitening products na ginamit mo sa skin mo, alagaan mo. Kasi ako, pag may isa akong product na ginagamit, usually makikita ko yung full result niya after one month, 2 months, 3 months. Then, after a while, pag nagbilad ako sa araw, kahit isang araw lang yan, or kahit ilang oras lang yan sa isang araw, babalik ako sa totoo kong kulay. Yun yung isang downside ng paggamit ng mga whitening products na lotion, sabon, kasi sa upper layer lang siya ng skin natin nagkakaroon ng changes. Hindi tulad ng mga gluta drip, glutathione capsules na underneath the skin talaga as in napapaputi niya. So kahit na magbilad ka sa araw or mabilad ka sa araw, kahit for the meantime, hindi ka basta-basta bumabalik sa dati mong kulay or sa natural mong kulay.
pinakala siguro na pwede kong masabi sa inyo about this topic is, pag-isipan nyo maigi kung ano talaga yung gusto ninyo, kung ano talaga yung feeling ninyo makakapagpa-boost ng confidence ninyo. Kasi nasa sa inyo pa rin yan. Kasi kahit anong piliin mo, kahit na piliin mo maging morena, may masasabi sa iyo ang ibang tao. Kahit na piliin mo maging maputi, may masasabi pa rin sa iyo ang ibang tao. So, napaka-importante na kung ano talaga yung gusto mo, yun yung gawin mo, yun yung panindigan mo, at yun yung ipakita mo sa ibang tao na confident ka sa kung ano yung pinili mong desisyon. So that's it for this video, guys. Sana nagustuhan nyo, and at the same time, sana nakatulong itong video na to para malaman ninyo na baka sakali pareho tayo ng mga naging mistake while using whitening products. And at the same time, sana nakatulong to sa inyo para malaman ninyo yung tamang paggamit ng mga whitening products out in the market channel. Again, thank you guys for watching, at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please do subscribe on my YouTube channel, and don't forget to click the notification down below para naman notified ka kung may new uploads and new updates ako dito sa channel ko. Again, see you guys on my next videos. Bye!